sobrang kita ko pa lang dito sa Yamaha Pacho 125 ay alam ko na kung bakit isa siya sa mga napakabentang scooter ngayong 2024, dahil bukod sa talagang napaka-classic ng disenyo niya, napaka-premium at talagang swak na swak sa mga height ng mga Pinoy, sa quality ng bearings pa lang ay makikita mong hindi basta-basta talaga. At idagdag pa natin yung sariling karakter ng motor na to, na magmula sa kanyang headlight, taillight at maging sa mga signal light, angat na angat at talagang napaka-classic ng motor na to, na magmula sa kanyang headlight ay oval shape hanggang sa kanyang mga signal light ay naka-oval shape din. Isa din ito sa mga napaka-minimalist na scooter na halos bilang na bilang mo lang yung mga stickers or decal na nakadikit magmula dito sa unahan hanggang sa likuran. Ang kanyang headlight ay split type, naka-LED siya, hindi siya nakakasilaw at talagang napakaliwanag niya sa gabi. Ang kanyang mga turn signals naman ay naka-bulb type, pero may built-in siya na hazard light. Ang kanyang meter panel naman ay fully digital, na hugis oval pa rin, square naman kapag ka naka-open ang ilaw ng kanyang panel. Sa mga mahilig sa classic na motor ay isa talaga ang Yamaha Pacho sa mga pinagpipilian dito sa 125cc category. Nabukod sa gawang Yamaha siya, unique din talaga yung kanyang design or looks kumpara dun sa ibang brand na may classic scooter din. Gear S125 ay nahanay sa Mio series. Makikita naman natin na talagang litaw na litaw ang bloodline ng mga Mio sa kanya, dahil tahuig niya ang Mio Gravis 125. Sa kanyang looks naman ay walang duda, maganda yung motor, maganda yung aesthetic. Sa kanyang mga bearings, napaka-minimalist lang din dahil wala akong masyado makikita ang mga decals dito. At ang kulay ng ating nire-review ngayon, kulay matte black at kulay matte brown. Sa kanyang looks, walang duda na napakaganda din. Bagay na bagay sa matraffic na lugar, lalo na dito sa Pilipinas, dahil ang disenyo ng motor na to ay slim at compact. Bagay na bagay din ito sa mga lady rider at sa mga nagsisimula palang matutong ng motor. Nung nakita ko sa personal, na-amaze ako sa motor na to, dahil sakto lang din yung kanyang laki, yung kanyang body structure, hindi mahaba, sakto lang yung iksi niya at medyo manipis. Kaya talagang maisisingit natin sa mga traffic situation, lalo na dito sa NCR. So dahil hindi nga siya ganun kahaba, ay hindi hassle kung tayo ay magpa-park ng motor. Dito sa kanyang unahang bahagi ay makikita natin yung kanyang headlight na naka-LED na, yung kanyang mga signal light ay naka-bulb type, at maging ang kanyang taillight. Ang kanyang fairings dito sa kanyang pinaka-head ay matte black, at kung brown naman ay plain na matte brown din, makikita natin dito, at may jelly logo na blue core. At pagbaba natin dito sa pinaka-gitna ay makikita natin yung emblem ng gear. At sa magkabilang gilid nito ay may decals ng Mio, at kasunod nito yung gear at sinundan ng letter S. So pag tiningnan mo dito or nandito pa sa kanyang bandang gilid ay makikita natin na may pagka-sporty design din yung motor na to, dahil meron siyang sharp edge dito na talagang litaw na litaw kapag tiningnan natin siya sa bandang gilid. Unlike doon sa Mio Gravis na bilugan, so ito naman medyo may pagka-sharp yung fairing siya dito, kaya medyo lumitaw yung pagka-sporty ng motor na. Pagbaba natin dito sa kanyang gilid pa rin, ay gumitna naman yung right of ownership ng Yamaha, yung Yamaha logo dito. Bilog, medyo katamtaman yung laki niya, na gumitna dito sa kanyang dalawang bearings. Dito halos katapat ng upuan ng rider, ay makikita natin ang decals na Yamaha. At ang maganda dito sa motor na to, kahit na medyo may pagka-modern, hindi pa rin talaga tinanggal yung kanyang kickstart, na talagang kapakipakinabang, lalo na kapag ka nasa long ride tayo, hindi tayo mawuri. Umuubusan tayo ng battery, less worry tayo na hindi natin mapa-under motor dahil may kickstart siya. Mayroon din naman siyang underseat compartment na pwedeng paglagyan ng ating mga kapote, kaya ng payong, at kung hindi man magkakasya yung ating helmet or yung half-face na helmet, mayroon naman siyang dalawang hook na pwedeng sabitan ng ating mga helmet. Ang lakas din mga classic ng kanyang puan dahil sa kulay na brown. Napakalinis din niya tingnan. Meron lamang siyang stitches dito sa may bandang gitna na nagsilbing hati dun sa upuan ng rider at sa kanyang backride. So, talagang bagay na bagay din talaga ito sa mga beginner, lalo na dun sa mga nag-aaral magmotor, kasi ang motor na to ay merong scratch protection dito sa kanyang side, sa unahan, at dito sa magkabilang side ng footboard, at maging dito sa may malapit ng apaka ng backride. May iwasan natin yung mga minor na scratch. O kaya kung nag-aaral ka palang magmotor at kung bigla nating maitumba or aksidenteng may masagi man tayong bagay, ay hindi basta-basta magkakaroon ng damage.
damage or scratch yung motor na to dahil may scratch protection nga siya. Ang plastic or fairings na ginamit dito ay medyo mas makapal kumpara dito sa ibang fairings na walang scratch protection. May slip resistant na rin ang footboard ng motor na to, so hindi tayo dito basta-basta dudulas dahil medyo kakapit yung ating mga sapatos dito kapag ka nakapatong yung mga paa natin. Medyo malapad din yung kanyang footboard, talagang komportable nating mailalapat yung ating mga bali. At may dalawang carabiner hook din naman ang motor na to na kapag ginamit natin sa pamamalengke yung motor na to, eh pwede nating sabitan ang ating mga dalahin kagaya ng plastic or eco bag dito sa kanyang bandang unahan. At dito naman natin makikita yung isa pang hook sa bandang upuan ng rider. Hindi din masasayang yung oras mo kapag nasa long ride ka dahil pwede na rin natin ditong i-charge yung mga cellphone kapag nasa malayong biyahe tayo dahil meron na rin siyang 12-volt na socket na matatagpuan natin dito sa kaliwang bahagi. Kaya napaka-convenient din talaga at talagang kapakipakinabang ng motor na to lalo na din sa mga delivery rider. Color ng Mio Gravis na i-review natin ngayong araw ay Lamp Petrol. Parang green siya or dark petrol green. Sa kanyang looks ay napaka-attractive. Medyo sporty design din na medyo mabait tingnan kasi hindi kagaya ng ibang 125cc na medyo sharp yung design or may mga sharp edges dito sa kanyang gilid. Ang Yamaha Mio Gravis ay medyo bilugan siya. Sa kanyang looks wala tayong masabi. Maganda yung kanyang dimension. Sakto lang yung laki, yung lapad. So nung sinakyan natin, sinukat natin, hindi siya ganun kaliit. Hindi din siya ganun ka-bulky, parang saktong-sakto lang talaga siya. Dito sa kanyang front face, kung titingnan mabuti, yung kanyang headlight ay parang almond shape na dumagdag talaga sa lakas ng dating ng motor na to. Agaw pansin dito sa motor na to, yung kanyang V-shape na kulay blue na lens, sumunod sa hugis ng kanyang headlight na V-shape na rin. Yung version 1 kasi hindi siya V-shape. Ang version 2 na nire-review natin ngayon ay talagang V-shape na siya kasi yung kanyang mga turn signals ay dito banda sa itaas. At sa kanyang headlight nga ay naka-LED. Na integrated dito yung kanya mga signal light na naka-bulk type naman. Sa below 125cc ng Mio series ay ito talaga yung medyo bulky kumpara din sa mga Mio Sporty. Mio ay mas bulky siya or mas malapad siya kumpara din sa ibang Mio. Dito sa kanyang head ay may kombinasyon ng dalawang kulay. Wala namang masyadong decals dito. Agaw pansin lang yung mga deep line na naghiwalay doon sa dalawang kulay na meron yung motor na to. Pagbaba natin dito ay makikita natin yung pride of ownership ng Yamaha logo. Sa gilid naman, sa bandang kanan, pagka nakaharap tayo sa motor, ay merong Mio na decals. At dito naman sa kanyang kaliwang bahagi, ay may maliit na font na nakasulat ang stop and start system na isa sa mga feature ng motor na to. Tapos dito sa pinakagitna ay makikita natin yung Gravis. Pagdating dito sa kanyang gilid, dito sa kanyang unahang bahagi, ay makikita natin ang decals na Yamaha. Maliit lang ito na may black background at may konting linya lang na parang kulay blue. Pagdating dito sa kanyang hulihang bahagi, dito sa kanyang gilid ay makikita natin yung Mio at naka-emblem yung Gravis na kulay silver na talagang nagpadagdag sa pagka-premium ng motor na to. Pagdating naman sa kanyang underseat compartment, dahil nga medyo bulky yung motor na to, talagang marami na tayong mailalagay dito at kasya dito yung half-face na helmet dahil may sukat ang kanyang compartment na 25 liters.